pero medyo kulang sa galaw. Wala sa vitamins. They will go for may the dragon. Agad-agad. Para maipit dito si Yuji. But Yuji, early game dance will be committed as well. Tingnan natin, as well as Beric's ultimate. Wow. He will take down one double kill pa. Nandito yung Lunox, so dealing so much damage, Rebo using the sprint para lang makataka sa 1-4-3 trade-off para sa SGD Omega. This will give SGD Omega a free turtle buff for the team. Ibigay nila kay Kari, actually. But Hellcurt, nakakuha siya ng isang turret doon sa bottom lane. And that's actually what a Hellcurt do. Yeah, yun naman ang sacrifice mo if you're SGD Omega. Isang turret kasi babahayan lang din naman talaga ni Hellcurt yung lane. Hindi ganun kasi kabilis mag-take down ang turret ng SGD Omega. Well, they can. It's harder than most compositions. At syempre, sacrifice mo yung Tori. Mm-hmm. All of that. Ooh. For BREN Esports, ito na yung time na kailangan nila constantly kinotest na yung carry. Which is why we'll see Haze as a... Dark Knight Falls will be there, pero nakapalibutan nata siya dito ng... Oh, okay, pandibush kaso. Oh my God. Masyado siyang bumabad. So, I think, ito yung problem eh. Lunox deals so much damage dahil sa kanyang set of skills, di ba? Ang bilis din niya gamitin yun para siyang shotgun talaga. And the thing with Hellcurt is, ginamit niya yung Dark Knight Falls para makapag-depensa sana ng minion kaso wave. Kaso siya pa yung napamali. Siya pa yung napamali. Kasi nagginamit agad niya yung blink niya eh. And that's a problem. Na, the thing with Hellcurt na hindi naka-flicker is pag tumalon ka na, wala na eh. Hindi ka na makatakas. Ang bagal maglakad ng Hellcurt outside of the Dark Knight Falls. Kaya, yun naman, bumabad siya sa mukha ni Carl TZ and Carl TZ just destroyed the Hellcurt. In your face, correct. Yep, and still, as we can see, Kari remains uncontested on her farms. Doon sa top lane, talagang binabahayan na lang din. Pero early game dance will be committed by Lex. Mahuhuli na dito si Haze. Are they going for the chase? No. Tingnan natin. Medyo, hindi nga nila ipipilit. So, hindi sila pwedeng mag-commit ng hindi pinag-isipang mga Yeah, I don't think that SGD Omega is interested sa mga paghahabol or pag-overchase. Kasi like we mentioned, hindi nila kailangang tumalon ng tumalon. They only need to secure the farm. Yung sinasabi nga ni Manjin na tiis pogi technique. Tiis pogi lang. Man naman. And sa una, pwede kayong mabugbog, but if you secure the carry, no, kayang-kaya niyong makapalag. Pero tingnan natin, Dark Knight Falls will be there. Hellcurt on the side. Dancing natin dito. Mukhang siya baka na mong burst down dito. Nauna pa yung Hellcurt dito. At Hurricane Dance para mabuga pa si Pain. But the Bellerick might fall if gonna go down. Kahit walang Zound Force. Okay lang. Nakadalawa pa rin sila doon. Okay, nagpakita pa si Carl TZ dito. Yikes. That is not the best retaliation mula sa SGD Omega. Pwede na kasi silang mag-back after the kill that's Hellcurt, pero medyo napasubo pa ang SGD Omega dito. And sabi dito ni Yuji, crossover lang para mapatay ang Tore. And unfortunately para sa SGD Omega, they've lost so much momentum out of that fight. Yapi. At kung makikita natin, hindi pa nakaka-push ang SGD Omega. Hirap sila pagdating sa turret push. 6 minutes, wala pa silang turret push. That's why they are losing the economic battle by, what, 2,000? Kahit pa sabihin natin lamang sila ng kills. Dahil sa fact na hindi sila nakapag-push, wala silang bonus gold na nakuha sa team. And syempre, ang hirap, pahirap ng pahirap. But, like we mentioned, SGD Omega, hindi naman sila hard-pressed na tapusin game dito. They want to... Chill lang. Talaga magtitiis lang sila hanggang sa huli dito. Pero, BREN Esports invading the jungle of SGD Omega is not looking good kasi medyo madedeny ng konti yung means of farm nitong carry. Ito na nga yung nangyayari. Pero mukhang lalaban natin SGD Omega. Lex will jump nga. And Hurricane Dash will be used as well. Benedict na po dito. The Dark Knight Falls already used, but the Hellcurt goes down first. Walang follow-up. Dalawa yung na-silence, pero kulang eh. Nakulangan yung BREN Esports. This time, yung SGD Omega, mas tama na yung timing nila dito with their jumps. I think yung BREN Esports na, they want to go for the carry, which is nice.
Kaya nga lang, ang ganda ng timing ng ulti ni Lex. Hindi para makakuha ng kill, pero para hindi maka... para hindi maka-follow up yung Bren. Mm-hmm. Now, Heath na nako, go down taking for sure. All the damage from Bren Esports. Pero uy, might be a one-for-one trade getting out that Kofra. Pero Pain dito magpapakita pa. Nako, ito yung mga ano eh, mga greedy. Nakaka-greedy. Makita mong may ganyan kalit na buhay. Talagang gusto mong habulin. Makagigil talaga, oh, madam. Gigil ka talaga. The Lord is now up. So, yeah, hindi, I think they need to push out hindi na turrets. Nilakuha, hindi yata nilakuha yung turtle. Okay, so naging ano na siya, naging lord na. Mm-hmm. So, SGD Omega evening up the gold. And mukhang medyo nakakabawi na rin sila in terms of the overall objectives. I think yung bottom lane will be pushed as well while the bottom part of the map, si Payne naipit. Nice pick off from SGD. Indeed it was. Yep, but they can go for a push dito sa bottom lane after that kill. At dito naman din sa top, tamang chill lang yung carry. So, naka-high and dry pala dito si, ano? Si, high and dry. Naka-high and dry pala dito si Liwa. I thought na, normally kasi, well, actually, it's just a matter of taste. Some people prefer na mag-bounty hunter. But I think Liwa wants to go for the real pick-off type of Cho. The lockdown. Lockdown, tingnan natin. Yuji. And, for SGD Omega naman, mukhang na-achieve naman nila yung gusto nilang matching mm-hmm. dito. Dale Dalus, slowly but surely nga, yeah. Sabi natin. Kari, I think he's battle ready kahit papano. Well, let's see. Fortunately, para sa SG Omega, meron silang dalawang Brusco boys, Belleric and Nakai, na pwede mag-prolong ng may fights bouncer, at bouncer. Ng may bouncer sila. Pwede mag-prolong ng fights at nung game mismo as long as they want to. For Brenny Sports, they don't have that kind of luxury. Kasi eventually, maubusan ng firepower yung ating Harith as well as the Hellcurt. Now, Zaman Force activated. Oh, but Lex, Lex will be using the Hurricane Dance yeah. just to save himself. Already Pain using his ultimate as well. Mm-hmm. So, parang tamang commitment lang na ma-ulti. And I don't know. Po, mukhang ide-dive nila si Cho, pero hindi nila ipipilit. Pero yep. Belleric, makikita po nila dito, this might be a pick-off for Brand Esports. Pero the follow-up damage from SGD Omega, they will take down one. Pero si Haze mukhang may ipit siya dito. Pero doon sa gilid, si Vivo. Oh. Well, while this is happening, a push commences up top where the carry gets it. Si Lex, napu-ulti na dito. Kaso, mukhang patay pa rin. Boost na yung boy na Torre. Nima wants to fight. Unfortunately, he's not the strongest. At mapapatay nga siya. Zaman Force, nice step back mula kay Carl TZ, pero ubus pa rin sila. That's a four-man takedown. Brenny Sports. Parang hindi sulit yun, Kuya Wolf. Hindi talaga sulit. Dapat nag-back na lang sila. Nag-commit sila doon. Well, si Kari nag-push siya doon sa top, pero hindi sulit yun nangyari kasi apat at isang inhibitor turret. That's correct. And yung nawala. Yeah. SGD Omega could have been okay dun sa 1-for-1 trade of Kaso. Masyado na silang naghabol. And I think the fact na gusto kasi parang si Sir Lex, sabi, ano siya, nag-ipit siya ng isang hero under the turret. Unfortunately, hindi ganun kalambot yung target niya, Leomord. Kaya hindi pa rin napatay. Mm-hmm. And SGD Omega, nung nakita nilang may naipit si Sir Lex, parang medyo nang gigil sila na, uy, tulungan natin, may naipit na, nakapag-initiate na, okay na sana. Kaya nga lang, this is a big turning point for Bren Esports. As they wipe SGD Omega. That's a 3K gold lead for Bren Esports. Tingnan natin, Lord will push dito sa bottom lane. So SGD Omega, they have to be very careful on their decision making sa mga susunod na clash natin. Ito na. I think magko-commit na sila with the 5-man push from Bren Esports. Buti na lang maganda yung minion clear dito para sa SGD Omega. Kaya nga lang, ito na yung mas malaking problema nila. How can they actually defend? Defend. Ito na, lalong may butas na itong bottom lane nila. So, napupush din yung side lanes nila as well. Fortunately, meron silang marksman to whittle down the Lord. Yep. And meron pa silang Lunox din. Actually, they do have enough damage para ma-take down itong Lord. But can they actually defend? Yeah. In exchange, ay dalawang outer turret sa makukuha ni Brenny. Yep.
So ito na nga, medyo mala-lockdown sa base itong SGD Omega. So I think isa sa mga win probability nila is yung mistakes na pwedeng makomit ng BREN Esports. Oh, the jump in. Malaki jump Pain. Pain. Napwersa dito mag-ulti si Heath. Pain, so, actually. So, BREN Esports, maganda opportunity ito to force any clash dahil alam nila na wala nang natitirang skills na kayang iba to ang SGD Omega. What a head, good head sa play mula dito kay Kuya Pain. Parang nagpo-force out lang siya. Yeah, and he knows na matagal yung cooldown ng ultimate ni Belleric, and he knows na sobrang dependent na SGD Omega dun sa ultimate na yun. Yeah. That's why that was a good play. Kahit pa wala na-achieve na kill, still Dark fine. Darkness will be there. Tingnan natin mo sa silence dito. Oh, si no, Next, but Kari will actually get a kill. Tingnan natin, they will go for a chase. Hindi. Oh, what a timing mula kay Lex. Kasi hindi na sa... Like, Dark Knight falls eh. However, hindi na silence yung Akai. Kaya nakapag-ultimate pa siya dun. Which is why Coco, when he jumped in, saktong-sakto nung may Hurricane Dance, naipit agad siya. And the follow-up was way too much. SGD gets something out of nothing, actually. BREN Esports nagbigay, nag-alay ng isang hero. Nag-alay nga ng isa, and that's actually going to give SGD some breathing space kahit po paano. So, pupush out nila yung mid lane and top lane since kulang pa lang isa, but ito na, kompleto na ulit ang BREN Esports. Kailangan nilang maging maingat. Munting tulak. At medyo nakahanda yung BREN Esports dito. Sobrang importante na ng mga buff na nakukuha mo. Yung mga blue buff. At this rate, ganito ka late game. Ganito ka late into the game. Give it to Pain for more damage overall. Siyempre, gusto mo rin nakawin yung buff ng kalaban mo. And look at the overall map discipline para sa BREN Esports. Lahat talaga ng... Lahat ng lanes pinupush nila. Tinutulak nila. Oh. Let's see. So, hindi pwedeng mag-commit sa isang clash ang SGD Omega dahil BREN Esports yung lineup nila, pwede ding mag-split eh. Oh, and that's what are they trying to do. So, yung Helker talaga nag-split po siya since yung apat, Lord, kaya naman din nilang sila-sila na lang. Lord is available at now. The thing is, medyo delikado kung i-contest nila yung ano, yung Lord. I don't think na kaya ng SGD Omega umalis. Kasi nakapush din yung lanes nila eh. Parang malingat lang sila, wala na silang base dito. Itatry pa rin yata nila. Yeah. Kasi medyo malalim na rin yung bottom. Kasi sila yung naabangan. Nakasalubong nila dito si Haze. Like mentioned, nakasalubong nila. The trigger discipline mula dito sa para sa teams. It's gonna be important. The Zaman Force will be there. The Dark Knight falls and... Yun na nga. Ang daming ulti. Punti pa dito si Akai, but the Belleric as well. Look at the damage coming out from BREN Esports. Running through the backlights. Kasi na patay mula dito yung Hellcurt. Next Aeternat does have immortality, but Lunox already down for the count. Pwede na si Heat dito na mag-survive. Nice knock up. And that's a double kill. Mukhang tatatlo pa yata. Hindi na. SGD Omega loses two members. Yep, and BREN Esports will actually respect this one. So they're going for the safer play. Itong Lord, pero SGD Omega, ipipilit ba nila ito, Kuya Wolf? Itatry nila, pero medyo takot din sila. Itatry, well, hindi nila pipilit. Pinapatagal lang nila. They're trying to delay the inevitable. Ooh. Tamang, damang pag-take lang ng Lord dito. It's taking them time. Mm-hmm. But I think they're also baiting out. Yep. Oof. Ito na si Alexander na to actually check the bushes. Yep, Zaman Force na may duck up dito. Nahuli yung dalawa. Patay yung isa. And that's Akai already. Oh, it's actually carried down. Carry. That's not hindi good at all. Yung, ano, hindi enough yung immortality niya, Kuya Wolf. Talagang na-burst down siya dito. And the Lord will be secured by BREN Esports. So, ito na yung isa sa mga iniintay nila para makapag-high ground po. Grabe. Baited nga yun yung BREN Esports. So, yung SGD. Kasi sabi din ng BREN Esports, fine, matagal kami mag-take ng Lord. Pero yung fact na matagal kami mag-take ng Lord, gagawin namin to our advantage. And what happened there was, SGD Omega thought that they could contest yung Lord. Pero sobrang nakakaabang yung BREN Esports. Saktong-sakto pa. Nagano lang pala, mga best actor. Best actor award na naman. Saktong-sakto, nandun, naka-ready yung stun, yung knock-ups mula dun kay Pain para hulihin.
doon si, si Dave Galus. Tsaka si Lex. And of course, tingnan Lex. Tingnan natin. Dito. Give it a turret on the mid lane. Ako, isang palo na lang. Konting-konti na lang. Ang buti na buhay pa sila doon. Unfortunately, pwede pang i-dive. Pero yung bottom lane. Naku, nakapasok na yung mga minions. And actually, the Lord. Nandito na nga. So, they would have to prioritize yung ibang lane sila. Tingnan natin dito. Nahuli dito si Gogo. The Hellcurt. Pero na-silent siya kaya hindi pa siya nakapag-wave the Dragon. Again, there's the Dark Knight Falls na ginamit Zaman Force sa lupa. Pero walang mapapatay. Walang dim malalockdown ng SGD Omega. Yep, Coco. Tamang trabaho lang dito sa top lane. Oh, no! Oh, baited na naman sila dito. That's another knock-up. Wanna go for Dale Delos. Si Dale, nakatakas hindi naman ng Zaman Force. Medyo magawa dito. Kaso si Lex mo ang yatap. And this could be the end for SGD Omega. How can they defend? Si Payne, ginajagan na lang sila dito. Heath activates the ultimate, but pero this is for not. Pero kung kaya nila mag-defend, ah. Medyo low on health dito. Oh, nahuli na naman. Naku po. Yatap. Immortality will be popped dito, grabe. Pero... mapapatay nila yung Hellbert, pero Daedalus will go down as well. Low on health sila dito, pero wala silang masyadong magawa. Legendary stake for the Harit. Tingnan natin dito. Naku po! Ayun na nga yung sinasabi natin. Magigliti ka talaga pag nakita mong sobrang low on health nung mga nasa paligid mo. And that's it, BREN Esports. We secure the last series with a 2-1 score. At sila yung nag-dub. Anong kalapit. Nag-dub yung BREN Esports malapit.